Hi guys! Welcome back! Para sa vlog natin ngayon, tatlong products ang pag-uusapan natin. Itong mga products na to, bibigyan ka ng mas maputing balat, malambot at makinis na balat. Pangatlo, glass skin. Yung pagiging glass skin ito guys, literal. Talagang shining, shimmering ang balat mo after mo gamitin. Ang tatlong products na tinutukoy ko ay ito. Ayan. Ang Coco Berry line. Meron tayo ditong sabon, scrub at lotion. Hindi ito binibili ng isang set, pero gusto ko siyang gamitin as a set. Mas maganda kasi gamitin guys kung isang line. Alam mo yun, para ma-maximize mo yung effect niya. Yung Coco Berry po ay gawa ng Jenna Essence, yun po yung company, tapos yung line Coco Berry. Hindi po sponsored to, lahat to binili ko. Pero kung papadalan ako ng CEO, si Ma'am Jenna, pwede rin naman. Charot lang. Alam ko na meron pang ibang products yung Coco Berry line, pero ito yung napili ko. Bleach, ito ginagamit bago maligo. Sabon habang naliligo at lotion after maligo. Sa video na to, pag-uusapan natin kung paano ba siya gamitin, ano ba yung mga dapat mong i-expect na effect niya, at syempre kung ano ba yung effect nito sa akin. Isasama ko na rin yung presyo at kung saan mo siya pwedeng mabili. Facebook, TikTok, sobrang sikat niya, sobrang dae rin gumagaya, lalo na itong Coco Berry Soap, kaya mag-iingat po kayo kung saan kayo bibili. Bago po natin simulan, siguraduhin mo na nakasubscribe ka sa channel namin. Dito po sa babang part, may makikita ka dyan na subscribe button. Pindutin mo na yan, pati na rin yung katabi niya na notification bell para kada meron kaming ilalabas na bagong video, lagi kang i-update ni YouTube. Umpisahan natin guys dito sa bleach scrub kasi sa tatlo, ito yung pinakauna mong gagamitin. 268 pesos ang presyo nito, 300 grams yung laman niya. Para gamitin to, kailangan mo muna siyang i-shake maigi. Pagbukas nyo, grabe, sobrang bango. Yung laman niya sa loob, ganyan siya. Para siyang nagbabounce kapag ginaganto-ganto. Kuha ka lang ng konti, tapos, ayan, scrub mo lang. Parang minamasahe mo lang siya na pabilog. Ang ginagawa ko, minamassage ko siya sa balat ko ng 1 minute. Buong katawan yon. Sa mukha naman, ipapahid ko lang siya. Massage ng konti, tapos hahayaan ko na siya. Sa mukha, hindi kailangan na 1 minute ha. Kung feeling nyo ay okay na, na-scrub or namasahe nyo na siya, enough na yon. Pagkatapos nyo siya i-scrub or i-masahe sa balat nyo ng 1 minuto, pagtagalin nyo to ng 15 to 30 minutes, ibabad nyo siya. Itodo nyo na 30 minutes na para diba, sulit na sulit. Itong bleach scrub na to, pwede sa buntis, nagpapadede, teenagers, pero kapag ka sa buntis po or nagpapadede, pinakamaganda na ipacheck nyo muna sa doktor nyo yung ingredients niya. Para talagang sigurado. Ginagamit po to or binababad siya 2 to 3 times a week lang ha. Huwag nyong gawing everyday dahil baka naman ma-over-exfoliate yung balat nyo. Imbis na pumuti tayo, eh lalo pang masunog o sobrang numipis yung balat natin. Baka imbis na gumanda, eh pumangit pa po. Kaya sundin natin, 2 to 3 times a week lang siya. Kahit na sobrang naaadi ka na sa amoy at sa effect nito, hindi po siya pwedeng gamitin everyday. After po ng pagbabad niya ng 30 minutes, ang sabi dito, banlawan lang siya ng tubig. Pero ang ginagawa ko, pagkabanlaw ko ng tubig, diretso na ako dito sa sabon. Itong Coco Berry Soap po, bago na to ha, nagtaas siya ng presyo. Ang pagkakatanda ko noon, 298 yung 10 peraso. Ngayon po, 328 ang 10 peraso. Kung gusto mo namang subukan lang, merong per piece, mabibili mo siya ng tingi, 40 pesos naman yun. Mga users na talaga ng Coco Berry at saka sa mga bago pa lang nagagamit, pansinin nyo po yung texture niya. Hindi siya makinis, magalasgas siya talaga. Kaya nga sinasabi ng iba, soap and scrub in one din to. Pero kahit na magalasgas siya, kapag naman sinabon mo siya sa balat mo ng kahit na direkta, hindi naman siya masakit. Yun nga lang kung talagang sensitive yung balat mo or manipis, baka masaktan ka. Ang gawin mo na lang, pabulain mo sa kamay mo, tsaka mo ipahid yung bula sa balat mo. Pwede rin na ipasok mo to sa frotting mesh. Yun yung ginagawa ko kay Kavi. Pinapasok ko sa frotting mesh, pinapabula ko doon, tapos yung mesh mismo, yung ginaganon ko, or yung sinasabon ko sa katawan niya. Pwede po ang Coco Berry Soap sa buntis, nagpapadede, bata. Sa bata po siguro 3 years old pataas, pwede na yan. Ganto ko siya ginagamit after ko mag-bleach. Babanlawan ko muna siya ng tubig. Yan. Tapos kapag nawala na yung puti, tsaka ako sasabunin ng Coco Berry.
Pagkasabon ko, binababad ko siya ng 3 to 5 minutes. Ito naman kung may time ka lang. Kung wala naman kahit 1 minute siguro pwede na yon. Pero di ba kapag ka mga whitening soap, maganda talaga na binababad sila sa katawan natin. Kapag naman normal na araw lang, yung mga araw na hindi ako nag-alalagay or nagbababad ng bleach, ginagamit ko lang to, yung parang normal na soap, kung paano mo lang siya gagamitin. Pag naliligo ako, una muna nagsasabon ako bago ako mag-shampoo. Para alam mo yun, nakababad na siya sa katawan bago ko gawin yung ibang mga gagawin ko pa. Kapag ka gumagamit ka ng Coco Berry Soap, asahan mo na sa una, pangalawa hanggang pangatlong araw mo, maglilibag ka talaga. Sobrang lakas nito makatanggal ng dead skin. Libag kung libag, kapag ka nagtutuyo ka na, ayan, tapos ganyanin mo yung balat mo, sigurado may lalabas talaga. At guys, ito pa yung isa sa pinakamagandang effect nito. Kahit hindi ka pa naglo-lotion, glass skin ka agad. Tignan nyo itong tuhod ko. Nagulat din ako na ganyan siya kakintab. Ayan, kakagising ko lang nung kinuhaan ko yung video na yan. Kasi nga, nagulat ako na pagtingin ko, hala, sobrang kintab naman ata, glass skin pa kaysa sa mukha ko yung tuhod ko. Kami din ako nababasa at nakikitang ganyan yung feedback nila. Alam mo yung nakaka-glass skin talaga, yung tuhod nila sobrang kintab dahil sa Coco Berry Soap. Ginagamit ko to 2 times a day. Yung una, sa umaga or tanghali. Yung kapag ka talagang maliligo ka na. Sunod sa gabi. Sa gabi kasi, madalas naglilinis lang ako. Pero, nagsasabon pa rin ako. Braso, kilikili, leeg, hanggang sa legs. Itong dalawang products na to, guys, nakakaputi siya, nakaka-exfoliate, pero hindi siya sobrang nakaka-dry. Diba ganun yung mga ibang pampaputi? Talagang ramdam mo na parang hala, parang dry naman yung balat ko, kailangan ko mag-lotion. Ito, hindi. Pero kahit na hindi ganun yung feeling mo, nakakaputi to, nakaka-exfoliate pa rin, kahit na hindi nakikita ng mata mo yung dryness, sobrang importante pa rin na gumamit tayo ng lotion. Nakita nyo naman kanina yung tuhod kong glass skin talaga. Alam mo yung parang kahit hindi ka na mag-lotion, sobrang kintab. Glass skin siya guys, pero hindi yung parang binabanat yung feels, hindi ganun. Itong pinakabagong serum gel lotion ng Coco Berry, meron siyang SPF 50 PA++++. Ibig sabihin po nun, broad spectrum yung sunscreen niya. May protection ka na sa UVB, may protection ka pa sa UVA. Hindi malagkit, walang white cast, mabilis siya ma-absorb. Siguro dahil yung formulation niya ay serum gel. Mabilis talaga siya ma-absorb. At hindi lang yun, guys. Dahil grabe, hindi ko alam kung kailangan i-shake, pero ako lagi kong sinishake. Grabe to. Literal, guys, na mangingintab ka. Meron siyang shimmer. Pero yung shimmer niya, alam mo yung sobrang maliliit lang, na parang hindi mo nga makikita katulad nito. Kapag ka talaga nandito ako sa bahay, yung normal na ilaw lang, hindi ko gaano makita yung kintab niya. Hindi ko siya gaano makita, pero itong video na ipapakita ko sa inyo, ayan, sa mall yan. Ito yung unang beses na ginamit ko siya. Sabi ko pa nga nung nasa bahay ako, nung after ko siya i-apply, sabi ko parang wala naman yung shimmer na nakikita ko sa TikTok. Tapos yun, umalis kami nung araw na yun, pumunta kami sa mall. Hindi ko na napansin yun na nag-lotion ako, wala na, parang normal lang. Tapos, sabi sa akin ng ate ko, ano naman ba yung pinahid mo sa balat mo, ba't parang kumikintab ka? Tapos nung pagtingin ko, sabi ko, wala, oo nga, no? Nasa ilaw talaga. Siguro makikita lang yung shimmer kapag ka nasa labas ka, yung talagang maliwanag yung araw. Tapos yung mga ilaw sa mall, di ba? Talaga namang malalakas yung ilaw sa mall, tsaka maganda yung ilaw. At ang pinakamaganda dito, guys, SPF 50 PA++++. 250 ml siya. Ang presyo po nito ay 298 lang. 298 sa 250 ml na merong SPF na broad spectrum, mabango, may shimmer, hindi malagkit, mabilis ma-absorb. Sobrang sulit na to sa presyo na yun. Kaya palang sinasabi ng iba, parang ano raw to, Victoria's Secret. Kasi diba yung mga Victoria's Secret na lotion, mababango talaga siya. Pero para sa akin, mas mabango or mas matapang yung amoy ng mga Victoria's Secret. Ito, medyo subtle lang siya. Pero kapag ka meron kang nakatabi or nakasalubong, alam mo yung maaamoy ka niya. Tsaka kung ayaw mo nang magpabango or magkulon, pwede na. Kasi dumidikit yung amoy sa balat at nagtatagal siya. Ngayon, sa 2 weeks sa paggamit ko, sa tatlo na to, sulit ba siya? Sa mga presyo nila na 328, ito yung sabon sampu. Pangalawang ano ko na to, pangalawang bar soap ko na to. Sa scrub naman, 268 at 298 na lotion nila.
para sa akin, sulit na sulit to. Sobrang nagandahan ako, hindi ako nagkamali na binili ko itong tatlo na to, pinartner-partner ko sila. Sobrang maganda sila gamitin na magkakasama. Kumbaga, ito yung set na gusto ko. Sinasabay ko din pala guys, yung kilikili ko kada mag-aano ko, kada magsascrub. 2 weeks na paggamit ko, feeling ko pumuti naman siya. Ayan. Kung sinusubaybayan nyo po yung kilikili journey ko, alam nyo na kung bakit umitim yan. Tapos yun nga, hirap na hirap akong paputiin siya. Sana nga magtuloy-tuloy. Sana magtuloy-tuloy yung pagputi niya gamit itong Coco Berry. Kung gusto nyo rin pong subukan, ilalagay ko yung link kung saan nyo siya pwedeng mabili dito sa baba sa description box. Siguraduhin nyo po na bibili kayo sa mga authorized dealers, authorized resellers kasi sobrang dami. Nagkalat po yung mga nagbebenta ng fake, lalo na yung Coco Berry soap. That's all for today. Salamat po sa panonood. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel namin, subscribe niyo na po kami, Team Castle Vlogs. Sa ulitin. Bye!